Patuloy naman ang pagdating ng mga nakikiramay sa pamilya ng estudyante si Kian Delos Santos. Kabilang po sa kanila ang grupong naniniwalang state-sponsored daw ang mga patayan sa bansa. Ang lola ni Kian may panawagan kay Pangulong Duterte. At mula po sa Caloocan, may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, hindi lang panalangin at pakikiramay kundi pati pakikiisa sa pagkamit ng hustisya ang dala na mabumisita sa burol ni Kian Delos Santos dito sa Caloocan City. Wala pa rin patid ang dating ng mga nahikiramay sa pamilya de los Santos. Ngayong umaga, dumalaw si Representative Emmy De Jesus ng Gabriela Party List. Aniya, nagpasaraw sila ng resolusyon kahapon para sa agarang investigasyon sa kaso ni Kian at nang sagayon ay makamit ng kanyang pamilya ang hustisya. Dagdag pa niya, mahihirap daw talaga ang target ng drug war ni Pangulong Duterte. Nagluluwal din daw ito ng culture of impunity and insecurity. Si Kian daw ay larawan ng pagkabigo ng programang Double Barrel dahil dito lalong nalalantad na ang biktima ay yung walang lakas na lumaban. Hindi raw malayong maging mitsa ito ng galit ng taong bayan. Bagamat di naman daw nagagalit ang pamilya de los Santos kay Pangulong Rodrigo Duterte, panawagan ng lola ni Kian sa Pangulo, itigil na raw ang pagpatay sa mga walang kalaban-laban. Doble raw ang sakit na nadarama ni Lola Violeta lalo't lumaki sa kanya si Kian. Sana raw ay maramdaman din nila ang sakit na dinadala ng pamilya lalo't wala naman daw kasalanan ang kanyang apo. Dumalaw din ang mga guro at kaklase ni Kian na nagbahagi ng kanilang magagandang alaala sa 17 anyos na binata. Nakiramay din ang grupong Rise Up na pinangungunahan ng isang pari. Ipinanalangin nila ang pamilya at si Kian para makamit ang hustisya. Ayon kay Father Gilbert Villena, Order of Carmelites, talagang state-sponsored ang mga pagpatay dahil wala naman daw maayos na investigasyon at pulis pa raw mismo ang pumapatay. Hindi raw totoo ang sinasabing mas mapayapa na ngayon dahil sa totoo lang ay mas nateterrorize nga raw ang lugar nila. Sa barangay Bagong Silangan, Quezon City na nga lang daw na nasasakop ng kanilang simbahan, sunod-sunod ang napapatay. Ang mas masaklap, matindi pa raw ang pagtatakip o yung cover-up. Tanong nila, bakit daw hinahayaan ito ng pamahalaan? Nangako ang grupong Rise Up na tutulong sa pamilya ni Kian at sa iba pang pamilya ng mga biktima umano ng extrajudicial killing na makuha ang katarungan. Hindi naman daw sila kontento sa pagsibak sa pwesto kay Northern Police District Director Chief Superintendent Roberto Fajardo. Ang pag-relieve daw kasi sa pwesto ay nangangahulugan lamang na pagpapahingahin sa kampo ang opisyal para palipasin daw ang init ng issue. Pero pagkatapos ay mapopromote din naman. Bakit din daw si Fajardo lang ang punterya at hindi ang customs na pinapasukan umano ng bulto-bultong mga illegal na droga? Kaya hindi raw titigil ang Rise Up sa pagkalampag sa kinauukulan para makamit ang hustisyang karapat-dapat daw para sa mga nabiktima. Ito yung malaking katanungan, bakit hinahayaan ito at nangyayari ito sa ating bayan, sa ating lipunan. So, ito ba ay bansa na ng kamatayan o bansa para sa buhay? Connie, kanina ay dumalaw muli dito sa burol ni Kian ang mga taga-NBI para mangalap pa ng karagdagang mga ebidensya at testimonya. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Caloocan City. Balik sa iyo, Connie. Yes, Marisa, dahil nabanggit na rin ng pamilya na talagang kakasuhan nila yung mga pulis no, na sinasabing ang pumatay kay Kian, meron ba tayong balita kung meron din silang mga natatanggap na banta sa kanilang buhay? Mariz? So far, Connie, ang sinasabi sa atin ng pamilya ay yung kanilang pangamba o yung takot. Walang specific death threats, pero yung takot na dahil sila mismo, like yung tatay tsaka yung uncle ay sinasabing pinagbibintangan na courier at sila mismong nagtutulak ng droga at gumagamit din daw ng droga, nandun yung pangamba nila na baka raw anytime baka punteryahin din sila o targetin din daw sila ng mga kinauukulan. Pero so far, yung threats na ibinahagi nila sa atin, Connie. Walang specific na talagang papatayin or kung ano man na iba pang mga pangamba na ipinapahayag sila sa atin, Connie. Relieved din ba sila? Siyempre dahil doon sa dalawang pulis, ano, umamin na, na talagang si Kian yung nakita doon sa video. Mariz, anong reaction ng family doon sa pag-amin nitong dalawang pulis?
Yung mga developments na ganito, Connie, ay talagang nakakatulong, no, para mas mabuhayan ng loob yung pamilya at ma-relieve din dahil kahit papano ay talagang nakikita nila yung pag-asa na talagang umuusad yung kanilang kaso. At nakadagdag pa nga lalo dun sa relief nila yung sinabi mismo ni Pangulong Duterte. Bukod dun sa pag-amin, no, ng dalawang pulis, yung sinabi mismo ni Pangulong Duterte na kailangan papanagutin yung talagang mga nagkasalang pulis sa nanasangkot sa pagkamatay ni Kian. So itong mga bagay na ito ay nakakatulong lalo na sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Connie. Maraming salamat, Mariz Umali.